Welcome to Kit Easy. Mabuhay! My name is Kit and welcome back to Kit TV. Today is the first video of 2021. Nakaganyan nakataas kasi yung ilaw nandun sa taas. Wala akong any extra light kasi nga this is just a regular vlog. But then, as you can see, I'm all dolled up kanina. Actually, hulas na nga. Actually, hindi naman. Detail Cosmetics on my brows. Sobrang gusto ko yung definer nila. Brow definer ata yung tawag. O brow styler. Sobrang gandang pangkilay. Tapos, tinop ko lang siya with Glossier Boy Brow. By the way pala, it's currently, I don't know what time is it. Anong hours na love? 12:30. Dito ko ilagay, wait lang. Para makachika tayo ng very, very light. This is a late intro, yun nga. Kakauwi lang namin, to be honest. Kasi, yung friend ko nag-rent siya ng Airbnb, pero hindi na kami doon natulog since it's just in Quezon City. Mas gusto ko umuwi para makasama yung anak ko ang naghihintay dito sa bahay. At maraming maraming salamat sa aming kasambahay na si Ate Nene na siyang nag-alaga kay Isla while we're away. Anyway, ayun, kaya kakauwi lang namin. And you know what's poppin', mga kapatid. This is a late vlog nga, diba sabi ko nga. And so, look at this. Look at them lashes. Guys, I have finally found the lashes na gusto ko when it comes to volume. Kasi medyo gusto ko yung dramatic. Kung magpapalashes na lang ako, gusto ko na yung dramatic. Or medyo may volume. I am not really after the length. Mas gusto ko yung volume. And look at that. In fairness, ito yung pinaka... Ang ganda talaga. I don't know if you can still appreciate it ng ganitong oras. But ito nga yung isa sa mga naging agenda namin today. Ang lashes namin. So, in-invite ko si Cheng, my best friend, to have lashes with me. Since parang yun na lang din yung late Christmas gift ko sa kanya. So, nagpa-lashes kami sa Ayala Mall, Feliz. So, yun yung una namin ginawa kanina. So, ito yung vlog namin. Anyway, nasa stress ako. Pero mamaya ko na ikukwento yun. But anyway, nandito kami sa Feliz ngayon. Kasi magpapalash kami ni Cheng. And... ang tagal ko lang hindi nagpapalash. So, super excited na ako na magpalash ulit after so long. So, samahan niyo kami today! My lash! Eyelash extension! Yay! Ito yung prices nila. Peachy Fabulous Daring Queen. Airsable, siguro ito yung parang magaan sa eyes, which is I really don't mind. Ang maganda pala sa My Lash Studio is marami silang branches. So if you're coming from south, north, east, no, change. They got you covered. So for example, sa north, meron sila sa Fairview Terraces, meron din sila sa Nuvali, meron din sila dito sa Ayala Feliz, and of course, sa Circuit Makati, and sa Central Block, Cebu. Pero papansin ko, puro Ayala Malls. Sponsored ba sila Ayala Malls? Actually, torn ako kung gusto ko yung... ano ate tawag doon? Daring or yung Queen? Queen. But I'm Queen, oh! But I'm Queen here! So, tingnan natin. Bahala na. Pag-aya pa. Ito yung photo. So, yan yung ina-expect namin yung look natin. Bumps na yun. Sana hindi ganun pala. Sana hindi ganun yung maging look natin.
oh. Ang galing, parang hindi halata. Tingin nga sa malayo. Silip nga. Ang liit pa ng mata ko. Basta sa pagalimo na nga, te, huwag mong i-scrub. Gaganyanin nyo na lang sa pataas mo, ha? At try ko, ha? Tapos let me know po kung halimbawa na nga, te, or ano, balik po kayo dito. Ate, how much pag magpapadetouch? 450 po ba? Okay. And so, this is me. After namin mag-Feliz, nagpunta na kami dun sa nirent na Airbnb ng friend ko. And hindi rin kami gaano nagtagal. Gusto ko lang i-reiterate, guys, na nakita niya yung process nung lashes and all. Super na-appreciate ko si Lash, My Lash Studio, na upon entering, makikita mo na lahat ng staff nila, they call them, ano, lash artists. So, lahat ng lash artists nila ay naka-full gear of PPE with face shield and mask. So, alam mo na safe ang makukuha mong service sa kanila. Na-appreciate ko talaga na yung mga beds where kung saan ka magpapagawa ng lashes ay naka-cover ng plastic, which is easier to disinfect. Alam ko pinapalitan rin nila yon. Safety wise during this pandemic, highly recommend. They follow the protocols. Hindi yung mga beds na magkakatabi, they made sure na one bed apart yung mga magpapa-service. So ayun, if you're interested to have your lashes done, have them on My Lash Studio. In terms naman of the actual service, safety tayo kanina, no? In terms of safety, SWAC, 5 out of 5, 10 out of 10. In terms of service, okay. Tingnan nyo naman yan, guys. These are mink lashes. Yung pinagawa ko ay mink lashes na queen. Because I'm a queen, char. So, ayan, queen yung pinagawa ko. So, basically, 400 strands yan ng lashes. Individual lashes ang nilagay sa aking mata. If you're gonna ask me kung gaano katagal inabot yung process, that's 2 hours. Pero no pain at all. No itchiness or whatsoever. Ang gaan ng kamay ni Ate Sandra. Personally, I recommend if you're gonna book through Ayala Mall Feliz, request for Ate Sandra. Siya yung natry ko. And ang gaan ng kamay niya na almost makatulog ako. Like, actually, nagpipigil ako ng sleep. Antok na antok ako kasi when we got to Feliz, wala pa talaga akong enough sleep. Pero ang relaxing talaga kasi I have tried other lash salons from the past na mararamdaman mo yung tusok ng lash sa eyes mo kasi 'di ba naka-tape, so talagang sinisecure nila na naka-close yung eyes mo. So minsan yung tusok ng lash sa mata mo or nung nipper na panghawak nila, nipper ba tawag doon, or yung device na pang-inapanghawak ng lash nila, minsan naiipit yung eyebrows mo. Pero with My Lash Studio, sobrang gaan ng kamay ni Ate Sandra. Ambience-wise, sobrang ang ganda ng store nila. It's just small, pero sobrang ganda talaga. Like, ang ganda ng lighting. Wala, na-appreciate ko yung stall nila itself. So, if you have the time or kung meron kayong special day na gusto nyong i-celebrate, have your lashes done sa My Lash Studio. Sobrang ganda talaga ng service nila. Highly recommend. Probably gonna come back. Alam ko itatanong nyo kung gaano katagal maglalast ng lashes ko. Sabi ni ate, about 1 month, pero kaya pa itong patagalin. Depende rin sa care nyo. Right now, after care, huwag mong iba-brush yung lashes mo kasi you're using mink. So, huwag mo iba-brush. Tapos, bukas ko pa morning siya pwedeng basain. So, okay lang yon. Although, gusto ko sanang maligo. Maliligo ako, pero siguro half bath lang. And ayun. So, ayun. Yun ang nangyari namin sa day namin. Actually, dapat mamaya pa kami uuwi. It's just that, miss na miss ko na si Isla. Sobrang hindi siya mawala sa isip ko. At kapag pag-uwi talaga namin, hindi ko lang na-videohan. Pero grabe yung anak ko. Miss na miss. And I heard pala, chika-chika muna tayo ng very light, ha? And I heard pala, if merong separation anxiety yung dogs nyo, maraming ways to train them on how to avoid that. And one of which is, kapag uwi mo sa bahay, wag mo silang kaagad, hello, wag kaagad magganon-ganon. It's better na wag mo muna sila pansinin for 5 minutes or 10 minutes pa nga, minsan 20 minutes, the longer the better. Na make it a normal thing na umaalis ka ng bahay para normal din yun sa kanya. Eh, hindi ko talaga napigilan. Pagdating ko dito, nag-hello kagad ako sa kanya. Hello, love! At tumalun siya. So, yun. Yun yung
palpak ang nanay sa operation anti-sipangs kay Isla. Say hi, my love. Hi there. It's my baby. But yun, maliligo na ako, magjejebs and everything. Balikan ko kayo bukas. Ellie's going to leave me tomorrow. And actually, more chika na naman ako, no? Actually, tomorrow is fiesta. Every third Sunday, fiesta dito sa amin. And it's super, super, nakakapanibago, I guess, na ganito yung experience natin during the pandemic na we don't get to celebrate the way we used to celebrate. Eh, yung celebration, minsan, important yan to, alam mo yun, to connect with families. So, tomorrow we'll be celebrating the Feast of Santo Niño with my family. Yun, kami-kami lang, hindi tulad nung dati na papakater pa yung nanay ko and all, as in ang daming pupunta. Like we have this routine na pag lunchtime sa other family member and then dinner walking distance lang sa amin, pero during the afternoon umiinom na kami sa kalsada. And actually Saturday pa lang umiinom na kami. But now it's not the same anymore, but it's okay. So samahan niyo ako bukas mag-isa dito sa bahay. Actually not mag-isa, with my family of course, but Elle is going to leave us tomorrow. Malab, tell them why you're leaving me. Anniversary ng parents ko sa 18, so advance ano lang lunch kaya and family time. And hindi siya makakasama kasi nga fiesta. Parang last year din dito siya. Dito rin ako. Naka-uwi ako dun. And actually, kanina rin is our 16th month. 16 months with my lab. Oh, very, si Isla. Very patient with me. Very patient. Why are you patient with me? Because I love you. Oh, and patient. You're very understanding. Baka si gawa mo ko parang si Angelica Panginiban. Ano yun? Ang pera ko, di mauubos. Pero ang pasensya ko. Hindi, ganito yun. Konting-konti ang na lang. Ang pera ko, pera mo. Tapos ikaw sasabihin mo, ang pera ko, pera ko. Ang pera mo, pera ko. Ganun sabi ni mami. Eh, tumama ka naman. Yung pera ko, sa'yo din. Yung pera mo, sa'yo lang. Yung pera ko, sa'yo. Ha? Nagulahan din ako lang. Diba? Oo nga.